presenting to you my favorite reviewer, Sir Janus de Leon. Pakas na ba sa board exam? Magatapa sa board exam? Pumalakpak na yung isang hiyaman! Ayan, di ba? So, sino ba naman ang makakalimot sa iconic line na yan ng isa sa ating icon and dean of review, di ba? So, ayan. Being a teacher is never a choice when I was in high school or when I was in college, parang, or when I was in elementary. Parang ang gusto ko talaga mangyari noon is, hindi ko talaga alam, yun yung totoong reason. I don't know where I'm going. Then sabi ko, bahala na siguro, bahala na si Batman kung saan ako pwedeng magpunta, anong pwede kong maging course sa college, and then nag-boom yung nursing noon. I started as an RA in CBRC, so yan, review ambassador. I started at the bottom, I do flyerings, I do lahat ng ginagawa nila, di ba? Yun, nag-front desk ako. Then I realized na parang gusto ko nga magturo. And then may mga tao sa CBRC na parang nakitaan ako ng potential. Sinabi nila kay Sir na, Sir, kahit isang subject lang or kahit yung pinaka-boring na subject lang. And I remembered my first subject then was the ano eh. Yung alam mo yung pinaka-boring na topic sa nursing? Yung crutch cane and walker. So wherever I go, may dala akong mga manika na naka-tractions. Pinapili ako ni Sir Carl, sabi niya sa akin, anong gusto mong subject? Sabi niya, gusto mo ba mag-fundamentals of nursing or medical surgical? Then sabi ko, I like to do community health nursing. So community health nursing is one of the most boring subject in community. Kasi kung isa kang nurse, gusto mong mag-check ng mga sakit, gusto mong yung nasa hospital ba? But community health nursing is nasa community ka. So binabantayan mo, community, taong bayan, yung walang sakit, yung may sakit. So medyo iba siya kumpara sa talagang buong nursing. De parang hindi kasi when you top the board examination ng time na yun, parang you wanted more. Yeah. Honestly, that's the that's the emotion, that's the feeling na gusto kong maramdaman noon. I wanted more. At dumating nga sa point, I wanted to take all the board exam. Mm-hmm. Kasi feeling ko something na binigay sa akin ni God is the courage and the bravery and the determination na pag gusto ko makukuha ko. Yes. Parang nung naging teacher ako, na-realize ko ano bang meron sa principles of teaching kasi nurse ka eh. Siguro talent lang talaga yung pagtuturo ko. Nakita ko as an RA, nakita ko yung bawat lecturer magturo. Mm-hmm. At naging estudyante ako. So alam ko kung ano yung gusto ng estudyante at ayaw nila. I just did kung ano yung pinakamagagandang ginagawa ng mga teacher ko. So tinanggal ko lahat ng hindi ko gusto. Yes. Iparamdam mo lang sa estudyante yung lahat ng emotion, yung sumaya sila. Siguro talent ko nga, sabi mo, gift ko yung mapasaya yung mga estudyante. Tapos siguro yung matouch yung heart nila kasi yun din ang ginawa ng CBRC sa akin. I know I can deliver the lecture, yeah. And I know I can make the students learn. So parang kapag for example, natututo lahat, it's may isa na distracted, yung hindi nakikinig. Yun yung pinapansin ko siguro kasi I want everyone to listen. I want everyone to pass and top the board. That's the essence of being a teacher. Mm-hmm. Parang number one, you have to have the content. Kailangan alam mo kung anong dapat mong ituro sa mga gusto maging teacher dyan or sa mga gusto maging magaling na guro sa classroom or kahit saan. Kailangan alam mo yung content mo. Kailangan anong purpose ng ituturo mo at dapat matuto sila doon. Mm-hmm. Diba? And the last one is, diba? Personality. Personality, your imaging as well. Kaya nga sabi mo, Sir, ba't nagtuturo ka ng Spider-Man? Kasi mas nakikinig sa'yo yung bata kapag naka-Spider-Man ka, diba? O kaya naman, so performal mo, diba? Bakit kailangan kulot ang buhok mo? Siyempre, kapag pansit kanton ka, kailangan kapag puon ka. Kaya ka hindi nakaka-discount kasi pang wala man yung buhok. If you wanted to be happy, feeling ko, you start with a happy thought and positive vibes. Parang natutunan ko nga yan sa isang malapit na tao sa buhay ko is everyday happy eh. Parang ganun eh. Parang if you're happy everyday, parang find the good in everyone. You're happy with what you're doing, you're happy motivating students, you're happy with the people. And isang factor din kasi si Sir Carl eh. Kasi I've seen Sir Carl in the ups and downs of CBRC and doon ko natunang kumapit lang. Kasi you just have to let go and let God. Wala na akong boses. Sabi, Lord God, give me my voice again tonight or tomorrow kasi kailangan ako ng estudyante ko. At every time na nasa harap ako ng klase, na banggit ko na rin sa inyo to, diba, ito yung pinakabumunghay sa akin. Yung parang pag nasa klase ka na, siguro pag uwi mo ng bahay sa hapon, may klase ka ulit bukas, is 8 to 5 yun. Hindi kagaya ng ibang teacher na may break in between kami, 8 to 5 diretso yun. Parang sabi ko, yung pagod ka na ng gabi, so papasok ka sa umaga, pagod ka pa rin. Pero pagdating mo, pagharap mo sa lahat ng estudyante, ingingiti sila sa'yo, natuto sila sa'yo, kahit paulit-ulit lang sinasabi mo everyday. Parang sabi ko sa sarili ko, this is what keeps me going. Para maging isang magaling na teacher, you just have to push that love, yung puso sa, yung pagmamahal sa puso mo, and you can be great. And mangarap ng malaki, at maniwala sa sarili. And God bless everyone.